Magandang araw po sa ating lahat. Ako po muli ang inyong madiskarteng nanay at ngayon ay ibabahagi ko sa inyo kung paano ba gumawa ng napakasarap at napakalambot na mocha chiffon cake na nirequest ng ating mga subscribers at ang ating mga members sa ating group page, Madiskarteng Nanay. Napakasimple lang ng sangkap pero napakasarap, so tara na at inang simulan, ipapakita ko sa inyo ang mga kakailanganin natin. Ngayon, narito po yung mga sangkap na ating kakailanganin para sa ating batter ng ating chiffon cake. So, unang-una, meron tayo ritong cake flour. So, pwede po kayong gumamit ng all-purpose flour kung wala kayong cake flour na mabili. Meron din tayong coconut oil. Pwede rin po ang vegetable oil. Kakailanganin din natin ng sugar, vanilla essence, water, egg yolks, konting asin, cocoa powder, baking powder, pure instant coffee. So, yun lamang po yung mga sangkap na ating kakailanganin para sa batter ng ating chiffon cake. So, mag-start na po tayo. Ang uunahin natin. So, haluin muna natin itong ating egg yolks. Ngayon, pagkatapos natin, matunaw yung ating mga egg yolks, ilalagay na natin yung ating coconut oil, yung ating vanilla essence, yung ating tubig. Pero huwag niyo pong ibubuhos lahat yung inyong tubig kasi tutunawin natin dito yung ating instant coffee. So magtira kayo ng konti. Then haluin po natin. Ngayon pagkatapos mahalo, ilalagay na natin yung ating asukal. Yung ating asin. Then yung ating cocoa powder. Tapos haluin po ulit natin. Ngayon kapag nasigurado ninyo na natunaw na yung ating asukal, so, kunin natin yung ating tinirang tubig at tunawin natin yung ating kape. Then, haluin lamang po. Pagkatapos niyan, ilagay na rin po natin dito. Pagkatapos may ilagay natin dito yung ating tinunaw na kape, isusunod na natin yung ating cake flour. So, dapat po salain ninyo para masigurado ninyong walang buo-buo. Yung ating baking powder. Then, imix lang po ulit natin hanggang sa wala na po tayong makita ang buo-buong harina. So, napakadali lang po nito gawin at marami na rin pong nag-request kasi nito kung paano ba mag-bake ng mocha chiffon cake. So, haluin lang po natin ng maigi. So, yan. Wala na ako nakikita ang buo-buong harina. So, iseset aside na po natin to at gagawa naman tayo ng meringue para sa ating mocha chiffon cake. So, sa mga magtatanong dun sa ating tubig na ginamit, warm water po yung aking ginamit na tubig. So, iset aside po natin to at kunin naman natin yung mga sangkap para sa paggawa ng ating meringue. Ngayon, para naman sa sangkap o sa paggawa ng ating meringue, ng ating mocha chiffon cake, so, unang-una, kailangan natin ng egg whites. So, ito po yon. Lagi ko pong sinasabi dun sa mga
una kong vlog ng pagtuturo ng paggawa ng chiffon cake. Kailangan po, wag na wag mapapatakan ng egg yolks. O dapat po, siguraduhin nyo rin na tuyo po yung inyong paglalagyan. Wala pong konting basa. Kahit po yung whisk ng inyong gagamitin stand mixer o hand mixer, kailangan po tuyong tuyo. Kasi po, kapag may konting basayan o kahit konting patak ng egg yolks, hindi po magiging stiff peak o soft peak ang iyong merengue. So, yan po. Inulit ko ha. Siguraduhin ninyo na walang patak ng egg yolks. Wala rin pong patak ng kahit konting tubig. Para hindi po kayo magkamali sa paggawa ng inyong merengue. Then, kailangan din natin ng puting asukal. Meron din tayong cream of tartar. So, marami rin pong nagtatanong, yung iba hindi makabili dahil wala pong available sa mga lugar nila. Pwede po kayong gumamit ng 1 teaspoon of vinegar. Then, ipahid nyo lamang po dito sa tuyo ninyong paglalagyan yung vinegar bago nyo ilagay yung inyong egg whites. So, ganun lamang po kasimple. Kung wala naman pong vinegar, pwede rin po ang pure lemon. Lemon juice. Or kalamansi, pwede rin po yon. So, napakasimple lang po ng sangkap para sa ating merengue. So, gagamit po ako ng stand mixer. So, napakasimple lang. Ilalagay natin to. Then, hihintayin muna natin siyang mag-pomi bago natin ilagay paunti-unti yung ating puting asukal. So, ang una natin ilalagay ay yung ating cream of tartar. Ngayon, start na po natin pareon ang ating stand mixer. Ngayon, sa mga magtatanong kung anong number speed yung aking ginamit sa aking stand mixer, 1 hanggang number 4. So, dahan-dahan po ang pag-akyat hanggang makarating ka sa number 4 at hintayin nyo po na mag-pomi ang inyong egg whites. So yan, after 2 minutes, nag-start nang nag-pomi po yung ating egg white. So dahan-dahan na po natin ibubuhos o ilalagay yung ating puting asukal. So dahan-dahan po ang paglagay at i-high speed po natin yung ating stand mixer. Pwede po kayong gumamit ng hand mixer ha, kung wala po kayong stand mixer. Ngayon, after 6 minutes po natin siyang minixer sa high speed number 6. So, pwede na po nating patayin yung ating stand mixer at tanggalin tong ating merengue. So, yan, nakita ninyo, napakaganda na po ng ating merengue. So, start na po tayong mag-assemble para sa ating mocha chiffon cake. So, yan. Tapos na po natin yung ating merengue. So, nakikita nyo, napakaganda nung kanyang itsura. Dapat po ganito. Then, kukunin na natin yung ating butter. So, paghahaluin na po natin tong dalawang sangkap na to. So, sa paghalo po o paglagay ng merengue dito sa inyong butter, dapat po papold po ang halo. Huwag nyo pong i-overmix na para kayo nagmamadali. Dapat po dahan-dahan ang paghalo hanggang sa mag-combine po yung kanilang kulay parehas. Ganun lamang po kasimple para hindi po bumagsak yung inyong merengue. So, kukuha lang po tayo. Ngayon, sa paglagay ng merengue, dapat po huwag nyong ilagay lahat ha. Hatiin nyo po sa tatlo. Sa tatlong lagay. Para mahalo nyo po ng tama. So, ang paghalo po, papold. Paganyan po. Huwag nyo pong ganunin. Na para kayong nagmamadali. Kayong iba po kapag gumagawa ng chiffon cake, sabi nila bakit daw po bumagsak yung kanilang niluto.
matigas yung ilalim, malambot yung ibabaw. Kasi po, hindi po nahalo ng tama. Kaya dapat po paunti-unti ang lagay ng merengue para matansya ninyo yung inyong paghahalo. Dito po sa pagluto ng chiffon cake, dapat po mahaba yung pasyensya mo para makuha mo ng maganda ang resulta ng ibibake mo. Kahit naman po sa lahat ng mga niluluto eh. Kailangan po huwag niyong madaliin. Kasi kapag minamadali ninyo, hindi po maganda ang resulta. So, ganyan lamang po kasimple oh. I-fold nyo lang po ng paganyan. Then, pag wala na, lagay ulit po. So, sa mga nag-request nito, pwede na kayong gumawa ng cake ng inyong mga mahal sa buhay. Diba? Meron na tayong recipe ng buttercream icing. So, pwede na kayong gumawa ng cake na pwede ninyong pagkakitaan. Dahil lahat po ng mga shinare kong recipe ay pasok sa bulsa. At pwedeng-pwede ninyong pagkakitaan dahil talagang napakamura lang. Pero nandun pa rin po yung sarap. So, haluin lang po natin yan hanggang sa mailagay po natin lahat yung ating merengue. Kapag naluto po ito, napakasarap nito, napaka-fluffy. Masasabi mo ba na ganun lang po yung recipe natin na nilagay? Ngayon sa mga magtatanong kung pwede maglagay ng fresh milk or pwede maglagay ng evaporated milk, pwede po. Magbawas lang po kayo dun sa tubig na nilagay natin. Kung gusto ninyo ng mas masarap. Pero ito pong recipe na to, itry nyo po. Sasabihin ko po talaga sa inyo 100%, napakalambot at napakasarap. Ngayon dun sa ating instant coffee na nilagay, kung gusto nyo ng mas matapang yung aroma ng inyong mocha, pwede po kayong magdagdag. Pwede kayong magdagdag pa ng instant coffee. Or kung gusto nyo ng hindi ganun katapang, pwede rin po kayong magbawas. So, ganun lang po. At sa paghalo po, dapat siguraduhin ninyo na umaabot yung inyong spatula sa pinakailalim, ha? Para pantay po. Yan. Mahagod nyo yung butter sa ilalim. Yan. Nakikita ninyo, foamy na yung texture ng ating chiffon cake. So, pwede na po ito. So, iset aside natin. Ngayon, kukunin naman natin yung ating pan na gagamitin. Yung ating paglalagyan nitong ating mixture. Ngayon, gagamit po ako ng pan na 8x3 ang size. So, kung makapapansin ninyo, naglagay po ako ng konting oil. So, ibabrush lang po natin palibot sa ating pan. So, yan po. Then, pagtapos po natin mabrush ng oil, kahit anong oil po ha, pwede po. Saka po natin ilalagay yung ating flour. So, paglalagay po natin ng flour, napakasimple lang po sa mga walang parchment paper at wala pong brown paper. So, ganito po yung inyong gagawin. So, ilagay nyo lamang yung flour ng ganyan. Then, ishake nyo palibot sa inyong gagamiting pan. Then, syempre, may mga sobrang harina yan. So, itaktak nyo lamang po. Tanggalin nyo po yon. Ganyan po ang kanyang magiging itsura. Kung wala po kayong parchment paper at wala kayong brown paper. So, pwede na natin ditong ilagay yung ating ibibake na mocha chiffon cake. So, dapat po nakapag-preheat na kayo ng oven ng 170 Celsius ang init. Ibibake po natin to ng 30 to 45 minutes. Depende po yan sa laki at kapal ng ibibake ninyong mocha chiffon cake. Ngayon, pagkatapos natin malagay dito, itaktak niyo lamang po ng 3 beses para matanggal po yung mga bubbles sa loob. Tapos gagamit po tayo ng another pan. Pwede rin po ang tray kasi maglalagay tayo ng tubig dito. So sa tubig po, kahit
1 cup lamang po ng tubig. So, tapos na tayong maglagay ng tubig sa ating pan. So, pwede na po natin itong i-bake. So, ipapakita ko po sa inyo ito pagkalipas ng ilang minuto. Ngayon, ito na po ang ating mocha chiffon cake pagkalipas ng 45 minutes na niluto po natin sa 170 Celsius ang init. So, sa mga magtatanong, ilang minuto naman po kapag cupcake ang lulutuin? Naluluto po yan ng 18 to 25 minutes. So, dapat po wag rin pong bukas ng oven ha kapag nagluto po kayo ng chiffon cake. Kasi isa po ito sa maselan lutuin. Once kasi nabukas ka ng bukas, may tendensing bumagsak ang iyong chiffon cake. So, dapat po kapag iche-check mo ay 30 to 25 minutes bago ka mag-open ng iyong oven. Ngayon sa pagbe-bake po ha, inuulit ko, iba-iba po ang init ng ating oven. Hindi po pare-parehas ha, kaya po make sure na dapat po naluto ng maayos ang ating i-bake bago natin tanggalin sa ating oven. Ngayon itataob po natin at hihintayin po natin lumamig bago natin tanggalin sa ating pan yung ating mocha chiffon cake. So balikan po natin yan kapag malamig na. Ngayon ito na po ang ating homemade mocha chiffon cake na ni-request ng ating mga subscribers at ang ating mga members sa ating group page, Madiskarting Nanay. Pwedeng-pwede ka na ngayong gumawa ng sarili mong cake para sa iyong pamilya at sa iyong mga mahal sa buhay. At pwedeng-pwede mo itong pagkakitaan dahil napakasimple lang ng sangkap at napakamura lang. Pwede ka nang gumawa dahil meron na rin tayong buttercream icing. So yan po. Visit nyo lang po yan sa aking YouTube channel, Madiskarting Nanay. At pwedeng-pwede ka na ang gumawa ng sarili mong cake. So muli, ako po ang inyong Madiskarting Nanay. At kung ikaw ay bago lang sa aking channel, please don't forget to subscribe and click the bell button para updated sa mga recipe na ibabahagi ko pa. Kita-kita po tayo sa susunod ko pang recipe. Paalam!